Magandang umaga, guys. Perch de la Cruz vlog. Ako nga pala si Perch de la Cruz ng Aldawa Pharmaceutical. Unang-una sa lahat, binabati ko nga pala ng happy birthday si founder John Ramos ng TDCP. Saka binabati ko si John Clarice, pare Limilin Obla, si founder husband Dalida, Gilbert Maglalang. Binabati ko na rin yung mga members ng TDCP. Leo Saplang, Tata, Albert Banyabo, David Ando, saka sa lahat, moderators, saka lahat ng mga members. Binabati ko kayong lahat ng magandang umaga. Magandang hapon yun sa mga nasa Pilipinas at saka mga ibang karating ng bansa. Siya nga pala, binabati ko si shoutout nga pala kay founder Chris Morales. Nagkita kami kanina dyan sa may Saad, may maliit na gasolinahan dyan. Pag papunta ka ng Riyadh sa bandang kaliwa, gasolinahan. Nagigising ko lang kanina, bumili lang ako ng kape, tapos pagbalik ko nakita ko yung sakyan ng mga dalawang trailer na ng Saudiya sa Dapco. Yun. Tapos nakita ko, medyo nag-alangan ako kasi mistisuhin eh. So nag-alangan ako, baka hindi Pilipino ganyan. So minabuti ko na rin batiin ganyan. Nilapitan ko, tapos nagpakasakali ako ganyan. Sinabi ko na magandang umaga ganyan. Tapos nag-apply din ako diyan sa inyo dati ganyan. Yun, Pilipino nga pala. Nag-alangan kasi ako kasi mistiso siya eh. Hindi, kung sa unang tingin parang hindi siya Pilipino. Mistiso. Kaputi. Yan. So, yun. Tapos nagpakilala siya si Chris Morales, isang founder ng TDCP. Tapos sabi niya sa akin, parang namumukhaan kita. Ganyan. Yun nga. Sabi ko, member din ako ng TDCP. Ayun, sabi nga niya, doon na kita nakita. Sabi nga nun. Tapos sabi ko na, ang kilala ko nga sa TDCP, si Pare Limbelin Obla. Mga pala, ingat pare sa pag-uwi. Regards sa pamilya mo. Uwi nga pala si Pare Limwell sa Pinas itong Friday, March 29. Saka siya nga pala sa April 27, gaganapin ang first grand eyeball ng TDCP dyan sa may Kalumpit, Bulacan, Jed's Resort. So, sa mga makakapunta, enjoy. Saka sa mga hindi, better luck next time. Tulad ko. Sana makapunta ako sa susunod. Saka hindi lang naman dyan natatapos ang lahat eh. May susunod at susunod pa dyan. Sa mga members na tatanong o nag-aalangan na baka may gastusin sila pagpunta doon, eh huwag kayo mag-alala. Napag-usap-usapan na namin lahat yun. Libre kayo sa lahat, or depende rin sa inyo kung maluwag-luwag kayo. Pwede rin naman kayo mag-volunteer, mag-ambag. Ganyan. Depende sa inyo kung magkano gusto nyo. Pero kung wala naman, walang problema. Mag-avail na lang kayo ng souvenir para sa souvenir ng first grand eyeball ng TDCP. Di ko lang alam kung magkano yung presyo yun. Kulay blue na polo shirt, tapos andun yung logo ng TDCP, tapos andun yung aywan ko kung nandun nakapangalan yung mga member ganyan. Basta yun na yun. To follow na lang yung mga impormasyon tungkol sa mga souvenirs. Tapos may, ang pagkakarinig ko, mayroon pang apat na stickers, reflectorize
na stickers. Yung apat yun eh, isang dalawang malaki, dalawang maliit. So hindi lang ako sure. Sa mag-aganap nga pa lang ano, sa mag-aganap na Grand Eyeball. First Grand Eyeball ng TDCP, sa mga members na naka-friends sa akin or mga moderator na friends sa FB, maaari kong hingin o kung maaaring isend nyo sa akin lahat ng mga pictures, mga videos ninyo para naman sa ganun, ma-upload ko sa YouTube, kahit mabura nyo sa mga cellphone ninyo or sa mga memory card ninyo yung mga memories or mga photos, videos nyo sa event na yon, is hindi kayo manghihinayang kasi pwedeng-pwede nyo siyang balikan sa YouTube. Nandun lang kay YouTube yon. I-upload ko doon. Sa mga pictures siguro, slideshows, mga ganyan. Sa mga videos naman, pagdudugtugtugtugin ko na lang. Walang labis, walang kulang. Ganun na lang ang gagawin ko. Para lang sa ganun, hindi lang kayo yung makapanood ng mga footage ninyo. Siyempre, mapapanood din ng iba, lalo sa mga members at saka sa mga upcoming na event, sana ganun lagi. Pasa nyo sa akin lahat. Upload natin sa YouTube. Sa mga hindi pa members, magpa-member na kayo. Dito, hindi kayo lugi. Dito, matutulungan namin kayo. Hindi nga lang financially, pero pwede namin kayo bigyan ng tip sa mga company na a-applyan ninyo. At syempre, unang-una sa lahat, nasa sa inyo rin yan. Mag-ingat kayo sa mga illegal recruiter, sa mga agency dyan sa Pilipinas. Kasi sa kanila, matatamis lang salita. Pero pagdating dito, hindi naman sila yung magsasuffer dito eh. Kayo, tayo, ng mga aplikante, mga nag-a-apply. Kasi sila, pag napalipad ka na nila, nagka-pera na sila, nakaloko pa. Diba? Tayo, gumastos na tayo, naloko pa. Diba? So, konting ingat sa mga pag-a-apply, mga buddy, mga bro, yan, mga kapatid sa hanap buhay. Ganun lang naman eh, sa mga kabro natin sa Europe, shout out sa inyong lahat dyan. Sa mga bro natin sa New Zealand, shout out din kayong lahat dyan. Sa mga tulad kong nasa Middle East, ingat-ingat, shout out kayong lahat. Sa mga nasa Pilipinas, shout out regards sa mga pamilya ninyo. And tsaka syempre, huwag kakalimutan tumawag kay bro bago umupo sa harapan ng monobela. Yan, check na rin yung mga sakyan. Ako, bago lang naman kasi ako sa pag-trailer. Bali, una, nagkaroon lang ako ng experience na isang taon sa unang company na na-applyan ko. Tapos dito, bago lang din, mga more than 3 years pa lang yata ako nag-trailer dito sa Aldawa. Yun. Nagkaroon lang talaga ng pagkakataon na makapag-trailer kasi trailer naman ang apply ko dito. Nagkaroon lang ng pagkakataon, tapos yun. Hindi pa naman talagang gamay yung pag-trailer. Bago lang ako, sa auto lang. Nasa pag-iingat lang din. Saka dito ko nakuha yung ibang idea sa TDCP. Kasi minsan may mga nagtatanungan, ano ba yung pangalan ng ganito, ganyan-ganyan. Doon, nagbabasa ako ng mga comment. Tapos, ako rin minsan nakakaproblema ako, may mga lumilitaw sa dashboard sa computer. Saan, tinatanong ko kay Parilimuel. Ano bang tawag dito? Ano bang problema nito? Ganyan-ganyan. Kaya minsan, yung mga naituturo sa akin ng mga kasamahan, naituturo ko rin sa mga kasamahan. Nai-apply ko rin. Mga katrabaho ko. Ganyan. Kaya malaking tulong ang TDCP, guys. Napakalaking tulong. Hindi lang sa pagmamaneho, syempre sa pag-maintenance na rin ng ating sakyan. Kasi sabihin man natin na oo, marunong tayo magmaneho, marunong tayo sa lahat, pero hindi naman lahat alam natin. Katulad nga lang nung eto, nandito ako sa timbangan, guys.
mananahimik lang ako konti kasi may pulis yan. Pero wala naman siguro ng problema sa pulis kasi yan, tawid na nga ako. Ayan, hindi naman nga tayo pinara, kaya so okay lang. So yan guys, kung di dahil sa TDCP, konti lang yung kaalaman ko. Hanggang ngayon, konti pa rin lang naman yung kaalaman ko tungkol sa pag-maintenance ng trailer, ganyan. Nadadagdagan lang, paunti-unti. Yun, nadadagdagan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na, oh, lalo na ako, hindi ko pwedeng, uy, trailer driver ako, alam ko yan. Yan, ganyan, 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 to, yan. Oh. Dati nga, size ng gulong ko, hindi ko matandaan. Tinanong ako minsan ni Padre Lemuel. Sabi, anong size ng gulong mo? Standard ka ako? Ay, hindi. So, yun nga. Dapat ko pala talagang i-check kung ano yung mga ano kasi may mga bagay na kailangan nating tandaan. May mga bagay na kailangan nating bisitahin paminsan-minsan. Ayun nun. Lalong-lalo na sa mga kalsada na pwede nating daanan dito sa tinaruroonan natin sa Middle East. Minsan kasi hindi lahat ng kalsada dito porkit maluwang safe, porkit walang dumadaan safe, porkit walang police safe, porkit walang camera safe. Hindi lahat. Sa mga kalsada na nadadaanan ko, lahat yan galing kay Padre Lemuel. Kasi minsan pag may biyahe ako sa ibang lugar, tatanungin ko yan. Tatawagan ko. Tatanungin ko sa kanya kung saan ba yung pwedeng daanan papunta sa ganitong lugar, kung alin ba yung pinaka-safe, pinaka-mabilis, ganyan. So yun, nabibigyan niya ako ng tip. So guys, ulitin ko nga pala sa mga gusto mag-share ng mga photos and videos na makukuha sa first event ng TDCP dyan sa Kalumpit, Bulacan, Jens Resort, send nyo lang sa akin, gagawa natin ng video guys. Hanggang dito na lang, magandang hapon, ingat, God bless TDCPians, proud. Kung di pa ka nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe, thumbs up and share na rin. Ingat, God bless.